welcome back po sa ating Insightseeing Tour. Ang tanawin naman natin ngayon ay itong damo na kung makikita po nyo ay hindi naman ginagamas kundi ginugupitan lamang. Bakit po kailangang gupitan ang damo? Ang damo kapag napahalo sa pananim na palayan o kaya sa garden ng mga bulaklak o gulayan ay ito po'y ginagamas. Pero kung sa bakuran, ang damo po ay ginugupitan lamang dahil ito po'y nagdadala ng ganda sa tanawin. So unang leksyon, ang damo ay pwedeng magamit upang magdala ng ganda sa ating bakuran. Kaya kung tayo man ay isa sa itinuturing na damo sa ating tahanan, pwede po tayong mabago upang magbigay ng ganda sa ating pamilya. Kaya huwag nating ikakasama ng loob kung tayo man ay napapagalitan o lalo't higit kapag napapalo dahil yan po ang paraan para tayo ay lumaki na may dalang ganda ng ugali gaya sa damo na kailangan itong itrim upang lumabas ang ganda nito. May mababasa po sa Hebreo 12:5-6 na ganito ang sinasabi, "Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak." Sa ibang salin po, ang pinarurusahan ay ginamit na pagdidisiplina. Pero nasubukan mo na bang mapalo? Noong mga bata pa kami, usong-uso ang pinapalo ang bata. Ang karaniwan na ginagamit na pamalo pa man din ay yaong mga panggatong na nakabilad sa bakuran. Yan karaniwan ang nadadampot, kaya pag nahampas ka sa puwet, ay talagang pantal naman na para kang dumaan sa hising. Pero ang payo sa atin ng Biblia, huwag nating iwalang bahala ito sapagkat ito po ay paraan ng pagtutuwid sa atin dahil pinapalo o dinidisiplina ng Diyos ang tunay niyang anak. Kaya tingnan mo nga naman ang ganda ng bakuran matapos magupitan ang mga damo. Sana mangyari rin ang larawang ito sa ating mga ugali dahil tayo ay dumadaan sa pagdidisiplina ng Panginoon. Marami pong salamat sa pagsubaybay sa ating Pasyal Aral Tanaw. Muli kami ang inyong mga kabatiran na laging nagsasabing, ang Diyos ay nag-uusap sa lahat.